Kuya, ano ba masasabi niyo sa videos ng mga ginagumaganda ni Isko? Ay, nako, masasabi ko ang mga politiko. Puro umpisa lang yan. Sa umpisa, masisipag, pag nanahalo. Pag nagtagal yan, nako, wala nang kwenta. Kaya nga, minsan, ayoko nang bumoto kasi nasasayang lang ang pagboto mo. Hindi lang masasabi ko dyan. Sige, ito, kinaabala ka nun, may ginagawa ako. Kuya, masagasaan na kayo. Kayo po ma'am, ano masasabi niyo sa mga bayran na ginagawang magaganda ni Isko ngayon? Ay, okay naman. Nalinis ang kapaligiran. Masaya po ba kayo sa mga nangyayari sa Manila ngayon? Oo naman. Masasabi ko lang sana, all. Lahat ng mayor gano'n ang gagawin. Tularan siya bilang magandang ehemplo. Maging malinis ang bawat palengke at barangay. Magandang araw. Mga kadudes. Okay, magkakaroon tayo ng reaksyon para kay Mayor Isko Moreno o sa kilala o kilala sa tawag na Yorme Isko. Magkakaroon tayo ng reaksyon natin doon sa kanyang mga ginagawa ngayon na talaga naman nag-viral. Maging sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa lahat ng mga social media. At pinakita din siya sa Jessica Soho. Sabi ko lang kung reaction sa mapanood ko yung kay ano kay Isko Moreno dun sa Facebook. Una ko talaga o yung initial pinaka-initial na reaction ko. Napapost kagad ako, shinare ko kagad na sana all para parang na-inspire, nakaka-inspire kasi yung ginagawa niya na sana lahat ng mayor sa bawat lungsod ng Pilipinas maging isang magandang ehemplo o modelo si Mayor Isko Moreno. Kasi talagang on hand siya, talagang lumilibot siya, sinusuyo niya yung pamayanilaan para makita niya kung ano ba talaga estado ng kanyang lungsod. Pero bukod doon, tulad na kahit na sana, pahinga na sana niya noong mga linggo, siya pa rin nag-hoping, tinitignan niya kanyang mga ibang pinaalis na illegal na para dahan. Kung ito ay nagsibalik at nakikita din naman niya, inaayos din niya yung mga nagiging cause ng aksidente na lalo na sa mga alanganing pagpaparada ng mga driver na may truck. Pagpaparada sa gitna ng tulay ng malaking truck na nagiging blind spot o nagiging sanhi ng aksidente. Kaya kung minsan, di maiwasan yung aksidente, di ba? Pero makikita mo talaga na ano siya yung pang... diplomatic siya, madiplomasya. Oo, yung pakipag-usap niya. Hindi niya talaga, yung pang galit, hindi siya galit, hindi niya sinisiro talaga na bibigyan niya ng parusa o huhulihin, kundi siya sabihin niya, Pasko kayo ngayon, parang naka-thank you pa, yung katiway kayo sa akin. Parang. Binibigyan niya ng pagkakataon, hindi agad na huli. Sa unang pagkalabag ng kasalanan, ng kanyang mga nahuli, binibigyan niya ng tsansa pa. Na sa susunod, bibigyan na sila ng tama, ng violation na dapat na ipataw sa kanila para sila ay matuto at posibleng hindi na ulitin ang ginagawa nila mga illegal na pagparada. Sana makita ni President Duterte o ipatupad niya na hanggat maaari, dahil nakita ng alamabas na ganyan, nag-viral si Mayor Isko. Sana ano, maging ganyan na lahat ng mayor sa... Para maging maayos. Para bang magkaroon sila ng Facebook account, sa mga social media, sa YouTube, ganyan. Magkaroon sila ng... Para maipakita nila lahat ng mga ginagawa nila, na talagang on hand sila, talagang working politician. Yung may political will, makikita mo talaga na talagang naglilingkod sila kaysa naman na nakita mo na iboto na pagkatapos na maiboto tapos ala na, makalimutan na yung pangako. Nakaupo na lang, nandun na sa office niya. Pero meron din tayo mayor na yung former mayor natin si Mayor Jay, yun nakatakot din talaga siya. Talagang naka-short lang siya tsaka naka-t-shirt, lumulusok siya sa baha. Talaga nakatakot din yung dedication niya para makatulong sa kanyang mga kababayan o nasasakupan. Tsaka ang palagay ko si Mayor Isko, na-influensyahan ni Mayor Duterte, no, Mayor para si Mayor Duterte o si President Duterte natin ngayon. Nakita niya yung magandang halikain. Tsaka kahit ano yung gabi na, makatama talaga, nag-iikot siya, nakasakay sa motor niya, tapos
sa parang ano siya nag-pretend o nagkunwari ano siya tayo ano taxi driver. Mm, tapos ang gagawin niya mag-iikot siyang ganun. Nung pala inobserbahan lang pala niya yung nangyayari doon sa kapaligiran ng nasakupan niya. Alam mo nung araw tatandaan ko din, meron din isang mayor eh. Kung di ako nagkakamali nung mayor pa si Doc Dick Gordon na senador pa ba siya sa ngayon? Mm. Oh yan, doon sa Olongga po ganyan din yan. Bawal ang mga tambay, nagiiinom sa harapan ng tindahan. Sumasakay siya ng tricycle o napapanggap din na iniikot niya yung buong Sambales ata nung naging mayor si Dick Gordon. Yeah, kaya maganda rin na naging ano nung siya ang namuno doon. Kaya hanggang sa ngayon maganda pa rin ang ni Doc Dick eh. Baka ganyan din siya kay Mayor Isko Moreno, kay dating Mayor Duterte na ngayon yung presidente natin. At saka si Mayor Duterte nung binagyo yung kababayan natin, talagang nakasakay siya sa Capitol. Talagang tinitingnan niya ang ano, aerial view. Tinitingnan niya lahat ng binaha, ng tinamaan ng bagyo. Saka every time na mayroong nangyayari na kalamidad, talagang ano siya, talaga na doon siya kagad, pupuntahan na kagad yung mga kababayan natin. Kaya masarap talaga na magkaroon ng presidente na talagang may dedikasyon, may political will, na talagang gustong baguhin ang Pilipinas. At saka gustong maglingkod ng tapat. Pero sana talaga maging batayan o maging standard o maging isang ehemplo o modelo si President Duterte katulad ni Mayor Escudin na sana lahat ng mayor maging on hand, magbigay ng talagang oras, nagbigay ng panahon, ng effort nila para pagsilbihan yung mga kababayan natin, para patuloy lahat tayo sama-sama umangat. At maging maayos ang pamumuhay. Sabi nga ng motto nila, tapang at ano yun? Tapang at malasakit. Malasakit. Tapang at malasakit para sa kayo, ikauunlad. Tama ba yun? Tama yun. Tama yun. Tsaka ang ina mo kasi dito, sabi nga ni Mayor Isko, bata pa siya, alam na niya ang kuwan ng Maynila hanggang sa ngayon. Kaya maganda yung kinilakan niya nagmula sa mahirap hanggang sa umangat siya. Alam mo ba yun nung araw na naging member pa ng Datsyan? Alam ko nga yung nakatok na sa kanya yun si Kuya Germs. Oo, si late Herman Moreno. At ang alam ko pa kay Mayor Isko, Basurero. Tsaka alam ko pa yan nung nakita siya bukod sa Basurero yata, kung hindi ako nagkakamali, naging agwador siya, naging haras yun ng tubig. Hanggang sa naging member siya ng Das Entertainment, ayun, na-develop ang talent niya, kaya siya tinulungan kasi nasa kanya yung ang pagiging mahirap ng Pilipino. Kaya naging maganda rin na nagmula siya sa mahirap na pinagmulan. Ngayon, nakuha niya yung loob ng masa. Naging makamasa siya. Ngayon, yung mga lingwahe na ginagamit niya, mas naiintindihan ng mga tao na kagaya din niya, katulad sa Maynila. Kaya ngayon, mas madali niya ngayon nakukuha yung loob tsaka yung tao na para sumunod sa kanya. Kasi maganda naman din kasi at hikain niya na baguhin ng Maynila. So mga kababayan, ganito na lang muna ang aming reaksyon para kay Mayor Isko. Kung meron kayong mga reaksyon o comments, mag-comment lang kayo para malaman namin kung ano yung mga nasa sa loob nyo, kung atiyari ako nilipin, kung nagustuhan nyo ba yung mga ginagawa niyo. Kung bago pa lang kayo sa channel namin na ito, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-hit yung bell, yung notification bell, para tuwing meron kami mga bagong vlog o reaction about sa mga trending ngayon, lagi nyo kaming malood kung may bago kami. So huwag nyo laging kalilimutan na panood din kami, kaya kami mag-iiwan sa inyo. Muli na isa. Magandang araw mga kababayan. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye.